Walang dapat ipangamba o ikabahala ang mga turistang bibisita sa mga beach resort sa buong lalawigan ng Batangas sa nalalapit na long holiday. Ayon kay Batangas Vice Governor Mark Leviste, dahil sa kanilang ginawang aerial inspection sa coastal areas ng Batangas, ay wala nang namamataan na oil spill lalo na sa naapektuhang parte ng Batangas City. Tayo po ay nakamonitor, nakatutok at susubaybayan po natin ang mga developments sa Verde Passage. Kamakailan, tayo conduct ng aerial inspection with the Philippine Air Force at ang Provincial Environmental Office. At sa amin napansin, parang kakaunti kung di man halos wala na ring oil spill na nakita sa Verde Island. Ayon naman sa Batangas Provincial Tourism Officer na si J.D. Castillo, ay hindi naman naapektuhan ang mga tourist spot, lalo na ang mga beach. So far ay hindi naman po. Tuloy-tuloy pa rin po ang operations ng mga tourism establishments within the coastal areas. Ganun pa man ay nagpatawag na rin po kami ng pagpupulong sa lahat ng tourism officers ng 34 na bayan ng aming lalawigan upang bigyan po sila ng mga precautions pagdating nga po dito sa status ng oil spill. At bilang paghahanda na rin po na kung sakaling maging worst ang epekto ng oil spill. Patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa coastal areas at sa karagatan ng lalawigan. Right now po, nakafocus po tayo sa Isla Verde. And yung mga darating pong mga equipment na yon ay most likely baka next week po, andito na yon. At yun rin po magagamit natin para po protektahan ang Isla Verde at saka itong probinsya ng Batangas. Na-monitor din ng PCG ang coastal areas ng Isla Verde at Maribacan Island, Tingloy at ilang bahagi ng Verde Island Passage. Wala namang anayang nakitang anumang trace ng oil spill sa nasabing coastal areas sa ngayon. Kaya naman sa kabuuan ay maaari nang mapaliguan at mapuntahan ang mga beach sa buong lalawigan ng Batangas. Kaso ngayon po, wala naman pong pinagbabawal na. Nung una lang po is hinold lang po ng mga leisure activities ng Philippine Coast Guard to assess. Pero nung makita po ng assessment team naman natin na safe naman po magdaos ng water activities, hinayaan po natin. At saka pinapaubayan po namin yan sa Department of Tourism na. Samantala, patuloy naman ang monitoring ng provincial government katuwang ang PCG Batangas at ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang oil spill free ang lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw!